Mga idol at kabayan, good news na naman! Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong at duda sa kakayahan ng Hermes 900 unmanned aerial vehicle ng bansang Israel. Sabi nga nila, pang display lang at wala naman itong kwenta dahil hanggang pagpatrolya lang daw ang kayang gawin ito. Pero nagsaliksik tayo at alam nyo ba to na ang Hermes 900 ay pwedeng maging armado o sa madaling salita, pwedeng magkaroon ito ng mga missiles. Wow na wow! The best yan! Alam nyo rin ba to na merong Hermes 900 at Hermes 450 unmanned aerial vehicle ang Pilipinas? Ang tanong, ilan at sapat ba bansang Amerika porsigidong magbenta ng kanilang F-16 Viper Block 70 fighter jet sa Pilipinas? Ito na ba ang panahon at pagkakataon na makuha natin ang nasabing isa sa pinakamalakas na jet fighter sa buong mundo? Yan ang ating pag-uusapan sa vlog na ito. Huwag kalimutang mag-comment, i-like at mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Sa kasalukuyan, meron ang bansa natin ng siyam na Hermes 900 at tatlong Hermes 450 unmanned aerial vehicle na kung saan ay operated by Philippine Air Force 303rd Aerial Reconnaissance Group na bahagi ng 300 Air Intelligence and Security Wing. Kinumpirma ng isang website na Armed Drones in the Middle East sa kanilang website na drones.rusi.org na inyong makikita sa screen. Ayon sa website na ito, na ang posibleng weaponry o armament ng Hermes 900 ay pwedeng ilagay sa kanyang internal bay at sa mga pakpak nito ang apat na Rafael Spike anti-tank guided missiles. Nitong ika-isa ng Marso taong kasalukuyan, lumabas ang isang artikulo na nakakuha ang kumpanyang Elbit System ng isang major deal para magbenta ng dosena-dosenang mga Hermes 900 unmanned aerial vehicle sa East Asian country na may katumbas na halaga na umaabot sa humigit kumulang 300 milyong dolyar. Dagdag pa ng nasabing artikulo na ang nasabing bansa ay nag-ooperate na ng kanilang mas maliit na unmanned aerial vehicle, ang Hermes 450, at para mas palawakin pa ang kakayahan nito para sa reconnaissance and surveillance na kung saan ang Hermes 900 ay mayroong kapasidad na 30 hanggang 36 na oras na tuloy-tuloy na paglipad at kayang magdala ng mga payloads na may bigat na 300 to 350 kilo at pwedeng maging armado. Kung hindi pa rin kayo kumbinsido, mismong kuponan na ng Armed Forces of the Philippines ang nagkumpirma kay Pangulong Duterte na pwedeng lagyan ng mga armas ang Hermes 900. Kinumpirma ito ni Defense Secretary Lorenzana at ng miyembro ng Philippine Air Force na pwedeng lagyan ng armas ang Hermes 900 noong sa panahon na nagkaroon ng inspeksyon si Pangulong Duterte sa mga bagong military assets na dumating at natanggap ng Philippine Air Force. Alam nyo ba mga kabayan, malaking bagay ang mga Hermes 900 at Hermes 450 unmanned aerial vehicle para sa Pilipinas dahil mas mabilis matugunan ng Philippine Air Force ang kanilang mga tungkulin upang makakalap ng mga impormasyon at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa oras ng mga sakuna at kalamidad. Ngayon na alam na natin na pwedeng itong lagyan ng mga missiles, isa itong malaking push para sa ating Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa mga anay ng lipunan, ang masasabi ko lang, kaway-kaway dyan. Mga idol at kabayan, usap-usapan at marami ang nagtatanong o mga katanungan ang kumakalat kung ano-anong mga armas o military hardware ang nasa listahan na ibinigay at balak pang ibigay ng Amerika sa Pilipinas. Isa sa pumasok sa aking isipan
na kung saan ay tiyak na yan din ang inyong inaasahan, ang multi-role fighter aircraft na F-16. Taong 2018, ipinahayag na ng Estados Unidos na gusto nitong ibenta ang F-16 jets sa Pilipinas. Ang alok na ito ay naganap noong sa panahon ng pagbisita ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Washington DC noong Setyembre 2018 nang makipagkita ito kay US Secretary James Mattis. Pero kung 2018 pa inalok ng Estados Unidos ang nasabing isa sa pinakamalakas na fighter jet sa buong mundo, ang F-16 multi-role fighter aircraft, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin formal na pahayag ang Department of National Defense tungkol sa acquisition na ito? Nitong 30 ng Enero, taong kasalukuyan, naglabas ng pahayag ang DefenseWorld.net na ang Estados Unidos ay nagpalabas ng isang defense contract na nagkakahalaga ng $64.3 million sa Lockheed Martin para sa isang F-16 Foreign Military Sales Mission Planning. Ano ba ang ibig sabihin ng Foreign Military Sales? Ang layunin ng programa ng Foreign Military Sales ay isang uri ng tulong sa seguridad na pinahihintulutan ng Arms Export Control Act at isang pangunahing tool ng patakarang panlabas ng Estados Unidos. Sino ang tumutukoy kung qualify ba ang bansa sa isang foreign military sales? Tinutukoy ng kalihim ng Estado kung aling mga bansa ang magkakaroon ng mga programa. Ang Sekretaryo ng Depensa ay siyang nagpapatupad ng programa. Pagpupondo, maaaring mapunduhan ito ng isang bansa sa pamamagitan ng kanyang pambansang pondo o manggagaling sa gobyerno ng Estados Unidos. Isa sa mga bansa na kwalipikado at kabilang dito ay ang Pilipinas. Ibig sabihin mga kabayan, good to go para sa Estados Unidos ang pagbebenta ng kanilang multi-role fighter aircraft na F-16 Viper Block 70 sa Pilipinas. At isa sa posibleng offer ng Amerika sa Pilipinas na kapag kinuha nito ang F-16 Viper Block 70 para sa multi-role fighter acquisition project, nag-offer ang Estados Unidos na pwedeng makakuha ang Philippine Air Force ng libre o mas mura na surplus na F-16 fighter jet. Ibig sabihin, may brand new plus surplus ka pa. Ito ang nakikita kong napakagandang pagkakataon para sa Department of National Defense at Philippine Air Force na itulak ang pagkuha ng multi-role fighter aircraft habang nasa pwesto pa si Pangulong Duterte. Dahil nasa momentum tayo ngayon at bukas naman ang Amerika sa mga posibleng negosasyon upang magbenta ng kanilang mas subok na advance na F-16 Viper Block 70 fighter jet. Ano ang opinion nyo mga idol at kabayan? Mag-iwan lang kayo ng inyong komento sa video na ito. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.